Hello guys, may bagong improvement ngayon dito sa New York Model House. So watch this. Hello guys, magandang tanghali po sa inyong lahat. Araw po sa inyong lahat. My name is Rey Millada. Dito tayo ngayon sa Antel, Anyana, Tanza. Featuring you with this brand new house and lot for sale, which is the New York Model. Actually po, may update po ito ngayon at request po ng ating client na dahan-dahan po tayong mag-video para hindi ganong mabilis. Well, for today's video po, this New York Model House is one of our best-selling model house dito po sa Anyana, Antel, Tanza, which this one po is pre-selling. Anyway, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please watch this. Welcome back to my YouTube channel. My name is Rey Millada, Division Manager dito po sa Antel Grand Village in Anyana. I've been working for Antel ng 9 years na, no? Since 2012. But for today's video, papakita ko sa inyo itong pinakabagong bahay namin, which is the New York Model House. Alright, so this New York Model House po, with a lot area of 125 square meters and with a floor area of 130.35 square meters. It has 4 bedrooms, 3 toilet and bath, and provision for 2-car garage. So this is the actual house. So ang request ng ating client is to make a video slowly, 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 dahan-dahan tayo. Alright. So ikutan muna natin yung bahay. Dito sa labas ng bahay, since this is actual turnover na po, may nakaabang na siya ditong switches or outlet dito sa ibaba. Alright, so dito tayo sa pinaka parking area po. So ang pinaka septic tank niya nandito po. Ayan. Nandyan. So sa parking area. So dito sa gilid ng bahay, meron siyang 5 ventilation. Look at this. Ayan. So 1. Then yung maliit na butas na yan is for the toilet and bath. And then ito po is ventilation for the start room. And then ventilation for the master's bedroom. And then ventilation naman po ito sa baba for the kitchen. And this one for the living area. Alright. So check natin, no? Dahan-dahan po natin. Ang property line mo is from here hanggang dito po. So you have this 2 meters pa na setback. Wherein, later on, pwede mo siya i-fence. Ayan, nakalagay dito niyo po. Hanggang dito po yung pinaka-setback niyan. And then this is yung pinakalikod ng bahay. Ayan, ito siya guys. Yung ating bubong is a streamline. At mayroon kang 2 tubo dito sa bawat gilid. Ayan, nakikita niyo po, no? Dahil request po ng client natin na dahan-dahan tayo mag-video, so dahan-dahanin natin, no? At least, makikita niyo po ito ng actual. Okay, dito po sa likod ng bahay, meron na kayo nakaabang dito na outlet. Ayan, look at this. So, wherein, ito po is a provision kapag gusto niyo po ilagay ng ilagay niyo po yung mga washing machine niyo sa likod, laundry area, or kitchen area, pwede niyo siyang i-extend. And then, yung atin pong pinto is a steel door. Ang mga hamba is bakal na din. Na this one. Ayan. And of course, tingnan niyo po, no, nakaangat po yung ating tiles. And ito yung sa labas. And then, ayan po ang nasa loob. Nakaangat po. So, hindi siya pantay. Para pag umulan, ay hindi po tayo mababasa. Ayan po, umupo po ako. Ayan. At least, makikita niyo po siya na actual. And dito po sa likod ng bahay, meron kayo nitong isang ventilation para sa inyong common CR dito po sa iba pa. And of course, kung makikita niyo po itong manhole na to, ito po is yung tubig galing sa taas. Dito siya didiretso, papunta doon. Then meron siyang tubo papunta naman sa ating drainage system. Alright. And then the house is naka-firewall. Kapag ang lote ninyo is nasa inner lot, yung atin pong bahay is firewall. Kapag po ang lote natin corner lot at ang itatayo ninyo is New York Model House, ang bahay natin is detached. Ano ba pinagkaiba ng detached at firewall? Kapag detached, yung buong paligid ng bahay mo, mayroon kang easement at saka mayroon kang setback na tagto 2 meters. Ang harapan, 3 meters. Pero pag firewall, nakadikit yung isang property
line, yung firewall, no, nakadikit sa isang property line. And ito yung sample po ng firewall. Okay, pasukin natin sa loob. Okay, so this is your landscape area, this one. This is your landscape area sa harapan na 3 meters. Meron pong bago ngayong improvement dito po, guys. Now this one. Alright, so may bagong improvement po ngayon dito sa ating model house na New York model. And itong ating porch, look at this. Yung porch natin, this is the actual turnover, is naka-granite tiles na siya. And look at this, no? Ang ganda. And then dito sa ibaba, meron kang ventilation, bintana na isa. And ang inyo pong main door is a steel door. Ang mga hamba po ng bahay ay steel door din. Ay, bakal din. And of course, no, nakaangat po yung ating flooring ng master's ng living area versus dito sa ating pinaka porch area. And look at this. This is the loob na ng bahay. This is the ground floor area. Okay, so it's very wide. Ang ating turnover is two-tone lang po, black and white. And then yung ating gray po yung ating pong mga ating mga pinto. And of course, dito po sa loob ng bahay, nakaabang na rin po yung inyong mga switches for your internet and yung telephone at cable. And then yung inyong telephone, mayroon din siyang outlets. And of course, mayroon kang malaking ventilation, which is ang bahay natin is very ventilated, madami yung mga butas. And of course, yung ceiling natin, ganito yung ating turnover po, no? Sa ating kisame. Wow, it's nice. Mataas po siya. And of course, no, dito sa ibaba, meron kang isang bedroom. Wow, look at this. Yung ating bedroom is napakaganda. At kasya po dito ang isang higaan pa, no? Actually, yung iba po nito, ginagawa nilang office. Well, doon sa ating previous video, tinanggal po yung model house. Partition nitong New York's wide. At least kung may kasama kayo may mga edad na dito sa bahay, hindi na siya aakit, no? Yung mga nahihirapang umakit sa itaas, meron na siyang room. Wow, alright. Okay, so ang ating mga kitchen countertop is granite na po. This one, guys. This is the actual turnover. Double sink. Ayan. This is counter granite. Black po yung ating turnover. At kung gusto nyo po, hindi ikakabit ito at gusto nyo magpa-extend doon sa likod, well, magre-request lang tayo sa office, but these materials ibibigay po sa inyo. Alright? And then, diba, this house po is madali siyang i-arrange, madali siyang i-design, at saka guys, ang price nito nasa 7 to 8 million lang po ito. So, 15% lang ang down payment, tapos 30 months to pay. So, this is a commercial house, and then, maganda po ang layout, and then lahat nagagamit. At least, mura nyo lang siyang mag-out lang kayo ng 15%, may bahay na kayo. And this is your common CR sa ibaba. So, malaki din siya, hindi siya tinipid. At saka, yung ating tiles po, makikita nyo, dito po sa isang side, half lang siya, guys. So, kung ano po nakikita nyo dito sa actual video, this is our actual turnover na milagay ka na ng sabon and then shower heads. May nakaabang ka na doon na outlet, no? Kung maglalagay kayo ng heater doon sa itaas. May ventilation kayo. And of course, yung meron na po kayong lavatory and then yung toilet bowl. Meron na rin siyang switches. Dito po, yung pinto natin is PVC po. Para pag natalsik ka ng tubig, hindi siya agad na sisira. And also, mapapansin nyo, nakaangat po. Ayan o, yung flooring natin sa bahay, ground floor, versus sa flooring po dito sa CR is nakaangat. Para pag tumalasik yung tubig dito, hindi siya papasok doon. Alright, okay, samahan niyo po ako sa second floor. So, welcome to your second floor. So, dito po sa ibaba, meron kayong area which is pwede siyang lagyan ng storage. No? Pwede siyang gawing storage. Eh, yung atin pong mga handrail is mga tubular at saka yung
atin pong pintura is matte finish, no? Ito is dos and then one by one. And yung atin pong mga steps is mga tubular. Yung height, yung lapad nito, mga 1 meter. So, wide and very nice. And, ayan guys, high ceiling. It's a high ceiling, magandang design na or lagyan ng chandelier. And of course, no, dahil request po ng client natin na mag-video po tayo ng dahan-dahan, well, this one guys is very helpful para at least makita nyo siya ng dahan-dahan. Do not skip kasi dahan-dahan din po akong nag-video at least. Kahit nasa abroad kayo, makikita nyo siya ng hindi minamadali. Ayan, look at this. Alright. And this house po, nasa 7 to 8 million ang price niya. So, 15% down payment lang nasa mga, nasa 900,000. Something. And then, that 900,000 po, payable for 30 months, no interest. So, mag-iiba ang price niya ngayong February 1. Okay, this is the second floor. Wow, dito sa second floor, ganito na po yung expected turnover natin sa flooring. This is your hallway. Ayan, look at this. Then, check natin yung bedroom 1. This is the bedroom 1 for the second floor, which is maluwag, no? Ayan siya, guys. And meron kang dalawang ventilation. Ayan. Hi, Colleen! Ay, bakit ka walang ngipin? Ang ganda naman ng batang yan. And of course, meron na siyang outlet, no, for ito po, no, socket, no, para sa inyo pong aircon. And yung mga pintana natin sa itaas is ganito na siya, guys, no, plastic. Yung mga doorknobs natin, ganito na siya. Yeah, okay, dito sa itaas meron kang common CR. This one. Yung common CR natin sa ibaba at saka sa itaas is magkasing sukat lang siya. And of course guys, so dahil gusto ko dahan-dahan po ang pag-video, ito po dahan-dahan natin. And ang shower head natin, kanya na siya. Mayroon na rin tayong nakaabang na outlet doon sa itaas, no, for your heater in case na maglagay kayo ng heater. And also, tingnan niyo po yung flooring dito sa shower area is nakaangat na siya. Tingnan niyo siya. Di ba nakaangat na? O, yan po. Pag ko guys, magkikapoy na ko. Ayan, ganyan siya. Okay. So, kung gusto niyo pong mag-reserve ng property na ganito, so submissions lang po kayo. Kasi po, check muna namin yung availability ng location kung saan po natin itatayo yung inyong bahay. And of course, meron na rin siyang this one, no? This one is your parang exhaust dyan sa taas. Ayan. And may PVC na rin yung ating pinto. Okay, check natin yung bedroom 3. Wow, this is your hallway. It's so nice. This is the bedroom 3. We're in. Wow, yung flooring natin is a vinyl plank. And meron kang isang ventilation, meron kang window, and mataas yung kisame natin. And of course, meron na siyang mga outlets po for your AC. And meron na rin kayong outlet for your appliances. So, this house is very intended po para sa mga may anak na dalawa or tatlo or apat ka siya dito. Isang malaking family, pwede rin. And now, this is your master's bedroom. This is the master's bedroom, which is very wide talaga yung ating room na to. And of course, what makes this special is because meron siyang sariling toilet and bath. Yung dalawang room sa itaas, meron siyang common CR. And dito sa master's bedroom, para magiging private toilet and bath, meron siyang sariling CR. Ayan. And of course, nakaangat din siya guys. Tingnan nyo po. Tingnan nyo po yung space. Is nakaangat din siya. Ayan. So, ito yung shower area. This is your CR area. Para hindi siya nababasa. I think maganda po yan. Lagyan nyo ng salamin. And yung ating mga fixtures is eto na po siya, guys. Ayan. Yung ating pong pinto is HCG kulay white. Ayan. Okay.
And of course, dito po sa taas, sa master's bedroom, siya lang yung may access ng balcony. Alright po, yung balcony, tingnan nyo po, naka-tiles na siya ngayon. At very nice na, look at this. Wow, di ba? Nice. And of course, kung maglalagay ka dito ng canopy or cover para hindi ka mababasa, well, napakaganda. Tapos maglalagay ka dito ng maraming halaman. And ang railing mo dito sa itaas is this one. Na tubular din siya. And then, imagine mo yung property line mo. Nakita mo yung poste. Yan yung pinaka-boundary. Hanggang doon sa pinaka... Ayun po, yung pinaka-dulo naman ng concrete parking. Yan yung hanggang sa likod, 125 square meters. In this area po, ayan, itong lupa na to, ito yung magiging garden space mo. Wherein, pwede ka maglagay ng grotto or landscape area. Alright, no? Okay, bababa tayo, guys. So, February, this February 1, price increase po tayo. And we advise all the buyers na mag-reserve na ng property habang available pa, habang ang rate natin is naka-fix pa tayo hanggang January 31. So ang reservation nito is 30,000 pesos. So mayroon po mga bumibili sa amin na ginagawa namin yung reservation po is through online. But ginagawa ko po sa aking mga clients na nag-reserve, like aking client na nasa California and then the Singapore. So, nagsisend po sila ng kanilang kamag-anak, una, para makita yung property. Pangalawa, pag reserve na nila yung property, yung kamag-anak nila muna yung standard as SPE, basta alam mo yung information. So, magsasign muna sa ibabay muna ng kanilang kamag-anak. Then, magbabayad lang sila ng reservation fee. And pag nakapayin sila ng full reservation fee, ipo-pull out ko, no? I-request ko ito pull out all the requirements tulad ng contract to sell, maps, schedule of payments, and the reservation agreement, the counseling form. The counseling form is very important kasi nandun lahat naka-state, no? Doon from the time na nag-reserve hanggang sa turnover, hanggang sa homeowners association, bank financing, at saka yung occupancy, at saka yung inyong pong mga common areas. So, nandun po nakalagay sa counseling form that must be read kasi that is very, very important. And of course, pag nasend ko na po yung requirements, no, via LBC or THL, so isi-send ko po sa client yan, then isi-send back ulit niya, isi-sign niya po lahat yan, then isi-send back niya dito sa akin para ma-receive na ni office. Pero during the reservation, basta pumasok po yung inyong reservation fee, meron na po tayong tinatawag na once become valid and binding, na-receive namin yung inyong pong reservation. So, hindi na siya maibibigay sa iba yung slot. Alright, so once again, my name is Rey Millada. I hope na itong video na ito, na requested video, ng dahan-dahang video, ay aking nagawa. Dahan-dahanin ko din kasi para maintindihan talaga siya. Kasi I want my buyers na ma-educate para aware sila doon sa binili nilang property from the time na nag-reserve sila up to the time na i-turn over sa kanila yung property. Alright, so thank you so much po and God bless us all and see you in my next video.